And just hours after Russia's Black Sea fleet came under a massive drone attack in Sevastopol, a video showing the moments of the daring kamikaze attack has surfaced on the internet. The Israeli Defense Forces have for the first time lifted the lid on a long-known secret, the country's use of military drones. There has been a lot of back and forth with who supplied suicide drones to Russia. The attacks destroyed almost a third of Ukraine's power stations. Marami ng mga sundalo sa iba't ibang bansa ang gumagamit na ngayon na tinatawag na unaerial vehicle o tinatawag na drone sa kanilang operasyon militar. Ang ganitong mga drone ay karaniwang ginagamit para sa kanilang pansurbilan communication at maging sa pag-atake ng kanilang mga kalaban. Dahil sa mga drone na ito ang nagtataglay ng air-to-ground missile, laser guidance bomb at ang iba pang mga drone air-to-air system. Sa mga pinapakitang kakayahan ng mga combat drone mga idol, maaari darating ang panahon na ang mga military aircraft ay hindi na gagamitin. Kaya naman, bago mangyari iyan, aalamin muna natin ang ilan sa mga kinatatakutan combat drone sa buong mundo. Bago natin umpisahan ang video ito mga idol, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at paki-hit notification bell sa all para lagi tayo updated sa bago nating upload tulad nito. Baykar Bayraktar Bito Drone. Toxic mid ang Bizdak drone kung saan umani ito ng napakaraming papuri dahil sa mga pinakitang epektibo nito sa kanyang misyon. Isang halimbawa ang papel na ginampanan nito sa nangyari sa pagpapalubog ng Ukraine sa Masbuk cruiser ng Russia. Na-develop ang Pisok Darkman vehicle sa pamagitan ng Joint Venture Bakwak Makina. Ginawa nila ito upang gamitin ang mga recognizing surveillance combat operation. Unang lumipad ang drone na ito noong 2009 at inadapt naman ito ng Turkish military. Pagsapit ng 2004 kung saan pinalawak nito at ginamit sa Syria at Libya. Maraming mga ulat na ang drone na ito ang nagsalarin pagkawasak ng ilang mga Russian mid na Pasled Isil na ginamit ng Russia. Taon 2018, 6 na piraso na drone na ito ang naibinta sa Ukraine. At talaga naman, nakita ng pagiging epektibo nito, kaya naman pagsapit ng 2021, nagdagdag pa ng 40 piraso at kinuha ng Ukraine. Hindi biro ang labanan na natatagumpayan ng drone na ito mga idol. Katunayan nito, noong 2022, ginamit ito sa Syria, Libya, at Ukraine kung saan ang mga mission na yon mahigit 750 military vehicle kabilang na ang mga tanke, armor vehicle, truck, independent system, anti-rally system, plaristwaxler aircraft at iba pang mga mahalagang military equipment na winasak ng drone na ito. Ang drone na ito na mga idol ay mayroon 6.5 meter na haba at 12 meter naman ang kanyang wings. Dunnet point na hanggang 650 grams. Gabi at araw ang serbisyo ang maaaring ibigay ng isang drone na ito. May kakayahan na mag-travel ng maximum speed na mahigit 220 km/h, maximum range na mahigit 300 km, operational. Ang altitude naman ng aabot na 7.62 km/h. Pagdating naman sa payload, ang combat drone na ito ay kaya magdala na hanggang 150 kg. Ang drone na ito ay pwede armasan ng 4 na MAMSEL missile.
ang mga missile na special dinisenyo para sa mga unmanned barrier vehicle, ang mga light attack aircraft na mayroon lulod capacity. Ang mga missile na ito, mga idol, ay mayroon laser guidance at kayang patamaan ang mga stationary o di naman kaya naman ang moving target. Ang tinatawag na MANSIM missile ay mayroong bigat na 6.5 kilograms, samantala ang tinatawag naman na MAM-IL missile ay mayroon naman 22 kilograms ang bigat. Ang MANSIM missile ay nagtataglay ng missile warhead na mayroon armor special high explosive. Ang incendiary effect na ibig sabihin, kaya nitong mag-penetrate sa mga armor bago tamaan ang mga ito. Ang MAM-IL missile naman ay mayroon din multi-purpose warhead, ang subok na epektibo para sa Turkey military. Ang serbisyo ng Murak drone, maliban na sa nagpakita ito ng gilas, nang gamitin nito sa Syria at Libya, kung saan winasak nito ang ilang mga Russian MID na Pershing S-L1 Indefense System. Noong 2020, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Aranya at Libya. Ang mga combat drone na ito ay natagumpayan din at ginamit ng Libya upang wasakin ang Russian 9K-33, at noong nakaraang taon, ginamit naman ang combat drone na ito sa Ukraine. Marami mga Russian defense system at winasak nito, kabilang na ang Pasit missile system. General Atomic Predator. Ang General Atomic ay sinasabing killer drone at simula ng makipaglabang digmaan gamit ang isang combat drone. Na-develop ito ng American Corporation. Ang General Atomic noong 1994 para sa US Air Force at CIA. Nagkaroon ito ng capability na umatake ng kalaban at tumisala ng mahalagang kagamitan ng militar. Unang ginamit ang sa labanan ang drone na ito ng US military Afghanistan upang wasakin ang mga lugar na kung saan umipisto ang mga kalaban. Pagsapit ng 2002, natagumpayan din at ginamit ang laban na ito ng convoy ng sundalo sa Iraq, Yemen, Pakistan. Ang drone na ito ay hindi lang nasa serbisyo ngayon ng US military, kundi ginagamit din ito ng maging sa mga Italiano, British at mga Pakistaning army. Ang bigat ng drone na ito ay aabot ng 2007 kilograms, 5,400 kilograms naman ang kanyang maximum take-off weight. Samantala, 13 meters ang kanyang haba at mayroon 26 meter ang wings nito. Pagdating naman sa maximum speed, kaya lumipad ng drone na ito sa bilis ng 407 km per hour. Operating range na aabot sa 7,400 km at higit sa lahat, kaya nito manatili sa air sa loob ng kalahating oras habang nakalutang sa attitude na umaabot ng 14,000 meter. Una itong nailand noong 2009 bilang next generation jet engine unmanned aircraft system na dinisenyo at ginawa ng General Atomic upang lalo itong ma-improve ang combat capability ng US Air Force. Maliban sa mga armas nito, mga idol, ang kanyang combat capability, medyo mahihirapan din ang mga makakita ng kalaban ang kanyang mga radar. Kaya naman, ang drone na ito ay isang napakadelikadong drone sa buong mundo. Isa itong taktika attitude, no range and mga aerial vehicle na dinisenyo ng
IDF para sa kanilang pagkandak ng mga intelligence surveillance at target recognition operation. Higit sa malaki ang drone na ito kumpara sa isang 450 hernis ng Israel. Ang drone na ito ay pinakamatibay kung saan subok na ito sa aktual ng labanan kung ikukumpara sa ibang drones. Sa katunayan, sa kanilang pag-iistima, tinatayang nasa 2,300 na ang pinapaslang ng kalaban ng drone na ito. Ang isang Hernis 900 unmanned aerial vehicle na mayroon na 8.3 meter ang haba ng wingspan ay aabot ng 15 meter. Ang payload naman ito ay aabot ng 350 kilograms at ibang-ibang bansa na ang gumagamit nito ng drone na ito. Kasama na ang Pilipinas. Ikaw mga idol, ano ang malulupit na combat drone ang iyong nalalaman? Comment mo na yan sa ating comment section sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating Munting Channel. Maraming salamat sa iyong panonood. Saan man kayo naroon, lagi mag-ingat. God bless. Bye-bye.